sa video na to. Uy! Grabe, kuya, baka masunog yung unang araw natin dito sa Baguio. At nandito tayo sa most craziest night market ng syudad na to. It's like a mountain of Korean street food dito sa Baguio. Kakain tayo sa mga pinipilahan at amazing street food sa market na to. Mula sa insane sizzling balut. Na ito yung sisiu. Malalaking Japanese corn. Anyway, isa pa. Flaming hot Baguio kebabs. And that's freaking delicious, pare. Ang sarap. At sa pinagkakaguluhan na Korean street food mountain. Para tong samgyupsal na steak. Ready ka na ba? Tara! Tatlong minuto bago mag-alas 9 ng gabi, bago magbukas ang tinatawag na Baguio Night Market, ay nasisilayan ko ang mga vendors na nagpe-prepare ng kanilang iba't ibang paninda. Located along Harrison Road beside Burnham Park, ay makikita ang famous Baguio Night Market from 9 p.m. hanggang 4 a.m. Tourists and locals go here for an ultimate cheap ukay-ukay finds like branded shirts, jackets, and accessories. And on the other side, ay makikita ang very crowded yet very energetic na food market nila. Okay pare, magandang gabi. Nandito tayo sa Baguio Night Market at pare, ibang klase lang action dito. Pinagtitinginan ako na para ako may concert. Pero hindi tayo kakanta at maghahanap tayo ng mga kahit papaano local at amazing street food dito sa Baguio. I mean, yung tao ngayon is jam-packed, parang medyo siksikan dahil, I mean, this is the summer capital of the Philippines, so you will expect a lot of visitors dito. At alam niyo ba na ang Baguio noong 2021 ay merong 267,000 visitors ng isang taon. At ngayong 2024, panigurado, dumoble o triple na yon, kaya ang daming tao ngayon. Halika na bago tayo mag-custom commotion dito dahil nakatingin sa kanyang mga tao. Anyway, maghanap tayo ng unang food trip dito sa Baguio Night Market. Sa aking unang paghahanap ay minakita akong makapal na usok mula sa nagbabagang sizzling balut. Ito ay balut na iniihaw at nilalagyan ng maraming chili garlic sa ibabaw. Then, i-steam ito hanggang matunaw ang chili garlic. And this is the sizzling balut of Baguio. Okay pare, meron tayo ditong grilled balut. Actually, nakatikim ako nito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Pero sa kanila, maliliit yung balut. Nag-trending na nito sa Manila, pero meron din sa Baguio. Might as well, tikman na rin natin. So makikita mo, ito yung ating grilled balut at medyo mainit siya. At nilagyan lang siya ng chili garlic sa taas. So basically, parang grilled and steamed siya sa same time. So gawin ko, kuha ako dito. Yun, nakikita mo. Chili garlic. Ayun, yung sisiu. Okay, pare. Tikman natin. Cheers. Masarap yung chili garlic nila. Not too spicy. Bawang nandun. And yung balut natin mainit. Para naging savory na. Ayan. Ayun yung sisiu. Saan may sisiu? Ayun. Ito yung sisiu. Cheers pare. And then hanap tayo next food trip dito sa Baguio Night Market. Kung yung mga ibang jokes ko ay corny, ang susunod na kakainin natin ay literally corny talaga. Cause we will eat some grilled Japanese corn. Sa sayo, madam na. Okay, next, habang malamig ang panahon dito sa Baguio, masarap kumain napaka-init, steaming hot na Japanese corn. So makikita mo dito, ito yung parang pinaka-griller niya. Nilalagyan niya ng margarine. Tinatoast niya ito hanggang maluto ito. And then pinapahiran niya. O dinadagdagan niya ng asin. Look at that. Kala mo eh, naglalagay lang ng shoe powder sa sabatos. Pero asin yun. Anyway, ito na yun. Look at this, perfectly charred, perfectly grilled. Tikman natin. Alam mo, usually, asukal yung nilalagay sa mais. Pero bagay din pala yung asin. Ang masarap lang doon is perfectly toasted. At the same time, yung margarine lasang lasa mo. So may buttery element din siya. And then yung corn natin, sweet na sobrang fresh. And then nagulat lang din talaga ako doon sa element ng asin. Bagay pala pare. So this is like a salty, sweet na corn flavor or mais. Anyway, isa pa. From grilled corn, let's go for some grilled meat. Nakikita ko ang ocean of grilled kebabs na pinapahira ng special sauce. At ito'y iniihaw sa flaming hot fire. Merong beef at meron din chicken version ng kebab nila. And in between ng mga karne ay may mga gulay tulad ng onions and bell pepper. At umorder na ako ng dalawang grilled kebabs. Ito talaga, ganting platform.
Next food trip natin, malayo pa lang. Parang siguro mga 1 kilometer, naamoy ko na to. Meron tayo dito iba't ibang flaming grilled kebab. So makikita mo, eh para ditong merong piano performance. Pero imbis piano kiss yung pinipindot, eh iba't ibang kebab. May chicken kebab, tapos may beef kebab din. Anyway, kanina nakita ko, there's like a high fire. And ayan, katulad yan. Mapakitang gilas si Kuwet. Tignan natin kung may apoy. Meron bang paapoy yan? Naku, feel ko meron yan. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. On cue lagi yan si Kuya. Alam niya. Alam niya kung kailan magpapapoy. Uy! Grabe. Kuya, baka masunog yung... magkaroon tayo ng bombero dito. Ayan, oh. Ito naman yung beef. Ito yung beef. Okay. Anyway, ito na yun. Pupunta muna tayo sa chicken nila. Pero makikita mo, look at this. So, there's like yogurt. And then parang may red sauce na hindi ko masabi. Tapos may mga gulay din in between. Tikman natin. Oh, and that's freaking delicious, pare. Ang sarap. I mean, the sauce, you have like the creamy yogurt, and then parang may sweet chili sauce. Yung mismong kebab natin, malambot, juicy, and flavorful. I mean, ang sarap nun. Ito, gusto kong tingnan, itong beef nila. Cheers. Ah! Flavor-wise, fresh naman daw ito. Siguro, konting lambot pa and masarap na siya. Yung onions natin, yung bell pepper, parang tumamis na rin siya eh. Nag-smokey na rin siya. Basically, parang binudburadon turmeric o iba't ibang like Arabic spices. Pero ang tatanungin mo ako, pare, masarap. I mean, presyo niya 100 plus, sulit na rin. For our last food trip, ina-curious ako sa haba ng pila ng isang Korean food stall na may nakakaakit na bundok ng Korean street food. Kailangan mo ng pasensya dahil sa haba ng pila. From different skewers, fish balls, fish cake, samgyup, rice rolls, and more. Panigurado, this is a Korean street food heaven. Kaya tara, kumain na tayo. Oy pare, huling food trip natin dito sa Baguio Night Market. Meron tayo dito, para kang nasa Myeongdong. Nandito tayo sa isang Korean stall na ang haba ng pila na akala mo ay merong pila ng loto pero hindi. Puro Korean street food ang hinahanap nila dito. And it's a wide array of Korean street food. May mga iba't ibang skewers, may tteokbokki, may corn dog, may samgyupsal at marami pang iba. Actually, hindi ko alam, sobrang dami ko in-order. Simulan natin sa kanilang fish cake or odeng. Ayan, so 10 pesos each lang siya. Oh, I mean, the classic fish cake. Yung pinaka-odeng natin, soft, chewy, na parang tofu siya, na in-hydrate. In terms of flavoring, yeah. There's fishy taste to it. It's so fishy. Next, syempre, meron na itong spicy tteokbokki or rice cake. Mmm, oh nice. Ang sarap ng anghang. Soft, sticky, chewy. Na parang matagal ng muya. Parang kumakain ng mochi. Yung pinaka-sauce natin, perfectly sweet, perfectly spicy. Nakakain ako ng maraming Korean street food sa Manila, sa Pilipinas, pero it is the first time nakakain ka sa malamig na weather. And parang perfect na perfect yung Korean street food sa gandong klima dito sa Baguio. Next, meron lang itong kimbap. Ooh, look at that. Mmm. Alam mo, wala ganong laman, parang itlog lang tsaka kanin. Pero ang sarap ng nori. Si soy sauce nila. Basic lang din. Ha, ang sarap manood ng K-drama ngayon. Okay, meron lang itong mandu o Korean dumplings. Ay, ang laki pala ito. Parang siyang, nagmukha na siyang empanada. Porky, may veggie siya, and then crispy sa labas. Parang empanada nga. Somehow, in some way, parang kumakain ng gyoza. Tapos, yung soy sauce din nandun. Habang nagsasalita ako ngayon, eh, parang mas sumahaba yung pila. Mas dumadami yung tao na nakakatawa lang. Kasi akala mo, Filipino street food yung binibenta, pero hindi. It's like a mountain of Korean street food dito sa Baguio. Anyway, isang kagat pa tayo. Okay, meron tayo ditong specialty daw nila, enoki beef roll. Look at this. Okay, so makikita mo, meron kang lettuce, meron kang kimchi, at meron kang enoki beef roll. May tatlong isaw. Para tong samgyupsal on a stick. Oh, nice. Ang sarap ng enoki mushroom. Ano, nagbibigay siya ng extra umami. And then parang siya may sweet soy sauce na nakalagay. Gusto kong itry with kimchi. Ayan, perfect bite, pare. Cheers. Punta ka ng Baguio, panigurado, dapat hindi mo palagpasin to. Dahil bukod sa pagkain, ay dami kang pwedeng gawin dito. At ang masasabi ko, magbaon ng pera.
magbaon ng pasensya at ingatan ng mga gamit dahil sobrang crowded at talamak daw ang pickpocketing dito. Anyway, Baguio Night Market, pinusog mo ako. Okay, dito nagtatapos ang ating isang extreme Baguio Night Market street food tour dito sa Baguio. Ibang klase pare, una sa lahat ang haba ng pila. Magbaon ka ng pasensya, ng pera dahil marami ka makakain dito. Pero in fairness, marami namang street food na pagpipilian. Anyway, Pop, sana nag-enjoy kayo dun. After mag-food trip, pwede kang mamasyal, pwede kang bumili ng mga damit, ukay-ukay at marami pang iba. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa Baguio, nagsasabi stay safe. Good night and goodbye! Bang! Grabe, para ako may concert talaga dito sa Baguio. Hi fans, gandang araw. Hello. Chewy Show po, Chewy Show, Facebook, YouTube. It's a wide array of variety. Wide array, bayari. Alam nyo ba na ang Baguio ay merong 300,000 visitors kada linggo ba? Isa pa. At feel ko yung tinga ko ngayon, puro mais.